Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ayan na, ngayon ko lang ito pinost kasi syempre hinintay ko pa yung totoong ratings galing din sa GMA7. Kasi ito, ang lumalabas lang kahapon ay yung sa TV5, diba? At saka sa, yun nga, sa pinopost nila Joey De Leon at ng EAT, ng TVJ. But right now, at least ngayon natanggap ko na yung ano, yung galing sa GMA7 na ratings. So, klarong-klaro naman talaga na nag-rate talaga ang EAT. Yung pilot episode nila. Eto, top 10 TV programs, Newtom ratings, AMR percent, July 1, 2023, overnight data. Totoo yun, meron po tayong overnight data at nagsusubscribe po doon ang lahat ng mga dyan. Malalaking network, like yan nga ang GMA of course, and TV5. Ang ABS naman, hindi na sila nagsubscribe sa ganyan. So, nag-number 1 ang Pepito Manoloto with 11.4, magpakailanman ng, with 10 point something. Ayan, mahaba rin yan eh. So, ito naman yung mga top 10 talaga nung Saturday hanggang pinakaduluduluhang ano, rating. So, ayan, malinaw lang naman na totoo naman yung mga naglabasan kasi ang dami-daming duda na tungkol sa ratings. Baka hindi totoo yun. Baka galing lang sa TV5. But now, klaro na. Ayan, meron na tayo galing sa GMA7 mismo. I got it from them. So, nag-send naman sila ng ganyan. At fair naman sila kasi talagang, sa bagay, bakit naman hindi nila ilalabas yan? Tsaka, ano naman sila? Patas naman sila. Lagi naman talaga silang naglalabas ng mga ratings. So, mula sa ano, mula sa, ayan, mula dyan sa Newtom. But anyways, well, sabi nga, eh, ganun talaga. Siguro talaga namang marami talagang naghintay sa TVJ na mapanood. So, usually, alam naman natin, aminin natin, ano, pag TV ang ginamit, alam natin na ang manunood dyan ay yung mga medyo may edad na fans. Kasi, yung iba kasi, kung medyo bata-bata ka, ang siguro ang papanoorin mo, doon ka sa live streaming, manunod ka sa Facebook or sa YouTube. So, ganon, di ba? So, pero kung medyo may, like ako, ang nanay ko, she's 82 years old, at sa TV talaga siya nanood. At talagang, yun na, EAT nga ang pinanood niya. So, ganon lang kaklaro yon. Maraming nag-abang yung mga may edad na, dahil mas gusto nila ang big screen talaga, or mas malaking screen compared sa mga cellphone or iPad. So, ayun, ganon lang naman kasimple yung explanation. Pero, kitang-kita naman natin ang laki, ah, ang taas ng nakuwang ano, scores ng rating ng ano, ng EAT. Talagang panalong-panalo sila pagdating sa rating. At alam naman natin ano ba ang purpose ng rating. Syempre, ang rating, lalo especially sa TV, yan ang pinagbabasihan ng mga advertisers. Yan, tinitignan nila kung mataas ba ang rating, doon sila magpapasok ng ng kanilang mga ads. Kasi syempre, ba't ka naman magbibigay ng ads doon sa mga hindi naman matataas ang rating? Ako, ayokong pag-usapan yung ibang kasabayan na noon time. Pero dito lang ako sa EAT kasi sila lang naman talaga ang pasok dun sa top 10 nung Saturday. So, nung July 1, mahirap namang ma-chika ako ng chika tungkol dun sa mga ibang ano, noon time show. Eh, hindi naman, wala naman sila talaga. Wala naman akong dapat i-chika. Ang importante lang dito, gusto ko lang ipakita sa inyo na yun naging patas naman talaga na merong yung rating na yun, nag-umpisa, nagpalabas agad ang TV5. Eventually, today lang, naglabas naman ang ano, ang GMA7. Ayan nga. So, kasi sinasabi nila, kasi hindi raw totoo yung nilabas ng TV5 dahil din wala raw overnight ratings. Sa tagal ko na nagtrabaho sa TV tsaka naghihintay ng mga ratings, ano po talaga, meron tayong tinatawag na ganyan. Ayan, no, nakita nyo naman, halos nakuha talaga ng GMA lahat ng ano. Ang isang pumasok lang talaga ay yung TV5 at number 5 siya, EAT, yung pilot episode. Pero napaka-ironic, no? Talagang number 5 siya, sa TV5 siya, tapos yun nga, pasok sa top 10, yung mga ganong tipo. So anyways, ayan na, wala na tayong masyadong pamag-uusapan doon. Basta klaro, malinaw na malinaw yung mga nagdududa na hindi totoo yung ratings sa nilabas ng TV5. Eh, ayan na, galing na po sa mismo sa GMA7 yan. Panalong-panalo sa ratings ang EAT. At yung rating naman ng dalawa pang noon time show, It Bulaga at Showtime, ayan, nandiyan naman po, nakalagay naman po yan dyan. So klaro, ang importante, marami ang nanood, marami ang tumutok, marami talaga ang ingay-ingay ng noon time. Itong July 1. At sana magtuloy-tuloy, sana hindi bumaba yung feeling ng mga tao na para mawala ng interest. Sana patuloy ang interest nilang tutukan ang noontime show. Dahil ang tagal na wala na yan. So yun na, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ayan, aklaro yan. Baka naman kung ano naman sabihin nyo, mga bias.